Hey guys, and welcome back to the channel. This is Kuya Boyet. So, masyadong matagal since last tayo nag-bake yung red velvet cheesecake pa. And that was December pa ata or January. Anong month na ngayon? May na and mag-June na. May nag-comment sa atin, si To Carol to English. Ang sabi niya, Kuya Boyet, bake ka na ulit, please. Kaya naman, ayan, magbibake tayo ngayon. Ang gagawin natin is a lemon loaf. This recipe, by the way, is from Matad Lard. Ng Instagram. Actually, sa TikTok siya and then in-stock ko or finalo ko yung Instagram niya. And ang sabi niya is, everybody's always saying how good the Starbucks lemon loaf is. But you need to try this recipe. The sponge is so soft and it slaps you with lemon flavor. The glaze on the outside adds this nice zingy crunch and the cake gets better the longer you leave it. Give it a go and send me a pic. Alright, so gawin na natin. Simulan na natin yung paggawa ng kanyang recipe ng lemon loaf. Sa recipe niya, gagamit tayo ng 230 grams ng sugar. Di talaga ako nasanay gumamit ng weighing scale pag nagbe-bake. Nung natuto ko mag-bake, lagi na akong measuring cups, measuring spoons, kaya hanggang ngayon, ito lang ina-apply ko. So, birang-bira akong gumamit ng weighing scale. Kapag may mga recipes ako tinatry na naka-weighing scale, kinoconvert ko pa siya sa cup. Kasi yun ang mas madali for me. So, ito gagawin natin. Susundan lang natin yung recipe niya. Ako pag nagbe-bake, kasi sabi niya 230 grams, binabawasan ko talaga ng sugar. Kasi iniisip ko agad na yung mga recipe sa kinukuha ko or tinatry ko, matatamis na talaga. So, ayoko naman ng matatamis na dessert. Gusto ko yung nalalasahan mo, kung ano yung flavor ng binibake mo. Hindi yung sugar yung nalalasahan mo. So, ito. Try natin. 230 grams is mga 1 cup. Ayan, 215 grams. Kaya, approximately 1 cup. Sa recipe niya, 1 and a half ng lemon and then half ng lime. Since wala akong lime, gagamitin lang natin 2 whole lemons. So, i-zest lang natin. Ayan, yung yellow part lang ha, pag nag-ano kayo. Kumukuha kayo ng zest ng lemon or orange, kasi pag yung white part na, mano na siya, mapait. Alright, so yan siya. So, lagyan natin ng 170 grams of whole egg. Tear natin. How many is 170 grams? So, maglagay muna tayo ng isang buong itlog. That's 60. So, 3 eggs. Ayan, 176 grams. So we have the lemon zest, 215 grams ng sugar, and then 3 whole eggs. Ayan, so binit ko lang siya until maging fluffy yung egg and sugar mixture natin with the lemon zest. Or until maging pale, yellow in color siya. And then lalagyan natin ng 115 grams of double or heavy cream. And since wala tayong cream, gamit na lang tayo ng milk. So, how much is 115? Kuha tayo ng measuring cup. This is a half cup. So, 115. Kulang pa. So, mga half cup ng cream. So, mag-add pa tayo ng konting milk. Nasa 103 na siya. Okay, 114. And then, gawin natin buttermilk substitute. We add, konti na lang kasi itong vinegar ko, distilled vinegar. So, lagay na natin. Kung half cup, half tablespoon lang yung ilalagay natin. So, 1.5 teaspoon. Sakto. Yan. So, naglagay ako dito ng vinegar. 1.5 teaspoon. Or half tablespoon. Sakto na ubos. Ubusin na natin. Binuhos lang. Right? And then, gamit tayo ng cake flour. 185 grams. Since wala tayong cake flour, ang substitute natin for every 1 cup ng all-purpose flour, tanggalan nyo ng 1 tablespoon, and then palitan nyo ng
1 tablespoon ng cornstarch. So 185 is, ayan, so mga 1 and, ilan yun? Mga 1 and a half cups. Mga 1 and a half cups ng all-purpose flour. Tanggalan natin ng 1 tablespoon ng all-purpose flour. Palitan natin ng cornstarch. And then, i-mix lang natin para mag-combine yung all-purpose flour and cornstarch. Ayan. So, tinransfer ko na yung cake flour natin. And then, lagay na natin yung buttermilk natin. And then, ano pa ba lalagay natin? Salt. Wala na akong salt. Abusan ako ng salt. Would you believe na abusan ako ng salt? And then, baking powder is 3 grams. How much is 3 grams? 1 teaspoon oil na 60 grams. So, gagamit ako ng canola oil. Ayan, so 61 grams. Anyway, sa recipe natin, kapag na-upload ko na itong video, lalagay ko yung measurement in cups. Just in case, sanay rin kayo sa cups. So, tingnan natin kung ilan yung 60 grams. Ano to? Half cup, measuring cup. So, ano siya? 1/4. Kasi hindi siya napuno. So, ito na. Ito na yung ating, ano pa pala? Lemon extract. So, hindi natin gagamit yung lemon juice. So, extract tayo. 1 teaspoon. Buti na meron pa akong extract. Yan, lemon extract. Actually, kulang pa. So, unfortunately, wala na akong lemon extract. Gamit lang tayo ng lemon juice. Dito naman kasi, ano na to, personal preference na. Kayo na mag-a-adjust ng flavoring nyo or kung gano'ng karaming lemon ang ilalagay nyo sa cake kung gusto nyo na mas maasim. Ayan, nag-pre-react agad yung ano natin. Yung baking powder. And then, mix na natin. Alright, so simutin lang natin yung nandito sa attachment. Kasi yung mga lemon zest. So baka may mag-comment na naman, ay kinakamay, kinakamay. Ano gagamitin ko? Hirap kayong simutin ito nang hindi gagamitan ng kamay. Okay, so ito na yung ating batter. Okay, I don't know kung kakasya siya sa isang loaf pan. So, bibake daw to at 160 degrees. Hindi kayo umapaw to. Alam ko na. Diba sabi ko gusto kong itry ng may ginger. Yung natitirang butter, nalagyan ko ng ginger. Experiment natin, guys. Kasi mahilig ako sa ginger. So, ipilang natin yung isang pirasong luya. Actually, na-excite ako dito. Sana maging successful siya, no? We'll never know kung anong kakalabasan niya. Baka naman dumami. Kasi maliit lang naman siyang portion ng butter. Ayan. Yung ginger. And then, dito natin lagay sa ramekin. Mix muna natin. So, i-bake na natin siya. So, balikan natin pag okay na yung cake natin. Or yung lemon loaf. Alright guys, so na-bake na siya. Etong loaf, mga 1 hour siyang na-bake. And etong maliit yung nasa ramekin, mga 40 minutes. So, yan na siya. Yung ating lemon loaf. And then, yung ating lemon loaf with ginger. Actually, nung nilabas ko to, amoy tinola siya. Joke lang. Medyo ano, iba yung amoy kasi may ginger siya. Pero, I'm very excited kung ano magiging resulta niya pag tinikman na natin. So, right now, kakabake lang niya. Medyo mainit pa. And gagawin naman natin yung syrup niya, which is just lemon juice, water, and sugar.
Tapos, i-glaze natin siya ng more lemon juice and then powdered sugar. So, parang glaze sa mga donuts. So, ganun yung gagawin natin. Mag-juice na tayo ng lemon. Aray ko mainit. So, mag-juice tayo ng lemon. Ito naman is depende na kung gaano karami yung gusto nyong gamitin. So, lemon juice, parang one part lemon juice, one part water. Ito, tatansyahin ko na lang guys ha. Pero ilalagay natin yung measurement ng recipe ni Matt Adlard. And now, since ang dami na itong sugar, para meron tayong healthy alternative, is gagamit tayo ng Sweet Best Sweetener. Actually, isa na lang siya kasi nagamit ko na siya sa ano ba ginawa ko lately? Ah, brownies. Ginamit ko to. Brownies ba? Ay, hindi. Yung gumawa ko ng drink, matcha latte. Ayan. So, yung Sweet Best, ayan na lang siya. And then, actually, ginawa ni Matt Adlard is binoil pa to, yung syrup. So, sa atin, hindi na natin ibuboil. I-dissolve na lang natin yung sugar until completely dissolved na siya sa lemon and water. Okay na siya. Maasim pero hindi ganun kaasim. So, butasan natin. So, ideally talagang isi-serve pa to the next day. Yung completely nag-set siya. Makaka-excite naman to. Na-excite ako sa kanya. Ipo-pour natin yung lemon. Yung lemon juice. Ayan. Ang ginawa kasi ni Matt Adlard is, after niya malagyan ng syrup, nakatagal na yung loaf sa pan. And then, ni-wrap niya ng cling wrap and then, in-overnight niya sa fridge. And then, the next morning or the next day, sa kanya nilagyan ng glaze. So, tayo is, gawa na tayo ng glaze. Kasi anong oras na? Actually, 1 a.m. na. Powdered sugar. Ito, tatansyahin na lang natin yung consistency niya. So, dapat para siyang donut glaze yung itsura niya. Daming sugar. Ganun talaga sa baking, sugar talaga. Tikman natin. Ayun, sarap niya. Ang sarap pala ng lemon saka powdered sugar. Ang sarap niya, maasim pa rin siya. Pero sobrang balance ng sugar. So pag lumamig to, magki-crystallize yung sugar niya. Magmumukha siyang glaze over our lemon loaf. Kailangan ano siya, completely covered. Hindi lang natin nalagyan ng syrup. Pero okay na yan. Medyo madami yung glaze. Busin natin, sayang. Aminya natin. Ito guys, oh. So, ang biggest challenge is tatry na ba natin or antayin natin bukas? Sige, antayin natin bukas, set natin sa fridge, and bukas na lang natin titikman guys. So, balik tayo bukas. Hi guys, so good morning. And eto na siya,
malamig na malamig, pakita nyo nagmo-moist. Tanggalin muna natin sa loaf pan para makita nyo. There we go. Ang bango niya. Ang bango niya, guys. Oh, look at that. Na-excite ako, na-excite ako. Ito siya ang ating lemon loaf. Tikman natin. Gusto ko yung edge. Ang sarap niya. Ang asim. Ay, grabe. Perfect to. Sa tsaa, green tea, lemon tea, kahit anong tea, pwede siya. Sarap. Even sa coffee. Ang sarap nung very moist siya dahil sa lemon juice and water na nilagay natin. Pero kahit yung part na hindi na umabot yung syrup, moist pa rin siya. Sarap. Tignan natin itong may ginger. Kung ano magiging lasa niya. So ito yung may ginger. Makita nyo yung ginrate natin na ginger, nandiyan pa siya. Okay. Let's try it. Amoy pa rin yung ginger niya. Ay? Masarap siya. Nakat niya yung pagkamaasim ng lemon. Super balanced. Masarap. Parang mas masarap. Konting-konti lang yung lasa ng ginger, pero sobrang nakat niya yung pagiging maasim ng, or dahil hindi natin lagyan ito ng syrup. Pero masarap. Ang sarap nito. So mag-thank you lang ako kay Matad Lard para sa recipe. Wow, close kami. Pero hindi, thank you sa inspiration ng recipe na to. Yung lemon loaf recipe niya. Ang ginawin natin ng other variation, lagyan natin ng grated ginger. Okay din siya. Mas okay siya actually. Mas nabalance siya yung pagiging maasim. So yun lang. Thank you for watching and please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And have a great day, guys. Bye-bye.